sa dami ng motor na naglabasan ngayong taon, dito lang sa motor na ito ako naging interesado. Ewan ko pero, siguro kahit si Marlo ang umupo sa motor na ito, pwede ko nang siyang ihawig kay Ding Dong. Bago ko simulan ang aking programa, ipapaalala ko lang sa iyo na libre pong mag-subscribe sa aking channel. Hatid ko ay mga kwentong may sustansya na siguradong pangmasa. But wait, there's more. Huwag kang mag-alala pare ko'y. Magkakaroon ng saysayang oras mo ngayong araw. Yamaha XSR155. Maraming nag-aasam, maraming nag-aabang. Tunay ngang motor na ito pwede mong ipagyabang. Malamang nasa isip mo, ano ang ibig sabihin ng XSR na yan? Sabi sa akin ni Google, extreme speed racing daw yan. Noong 1976, unang nilabas ng Yamaha ang XS650 Classic. Maswerte ka kung makakakita ka pa ng ganitong klaseng motor sa panahon natin ngayon. At dito na nga nagsimula ang XSR series. Noong 2015, nilabas na nga ni Yamaha ang XSR900. Isa itong sub 1000cc na big bike. Kasunod nito ay ang XSR700 noong 2016. At dahil na rin siguro sa dami ng suggestion ng kanilang mga customer na maglabas naman sila ng motor na abot kaya ng mga middle class motorcycle enthusiasts, nitong 2019 sinalpak na nila ang motor na kahit na ata unggoy ang sumakay ay mag-iitsurang tao. Ito ang Yamaha XSR155 Neo Classic Motorcycle. Kahit sa ang anggulo mo tignan, solid na pormahan, poging-pogi ang datingan, talagang ang effortless ang motor na ito pagdating sa porma. Ngunit, sinisigurado ko sa iyo, bali ang leeg ng makakasalubong mo. Ang XSR155 ay pareho ng makina ng R15. Pero ano nga bang espesyal sa motor na ito na wala ang ibang 150cc na motor? Simple lang mga kajutsu. Ang Yamaha XSR155 ay equipped ng tinatawag na slipper clutch. Sandali, ano ba yung slipper clutch na yan? Ang slipper clutch ay nagpapababa ng masamang epekto ng pag-i-engine brake. Pag nag-engine brake ka o kaya naman ay nag-downshift ka, napipigilan nito ang biglaang puwersa na maaaring makadamage sa transmission ng motor. Ibig sabihin na ipopokus ng rider ang kanyang sarili sa daan na hindi iniisip ang panganib ng biglaang pagpapalit ng clutch dahil kusa na itong mag-a-adjust base sa speed ng meron siya. Pasimplihin pa natin mga kajutsu. Sa pangkaraniwang motor na walang slipper clutch, pag ikaw ay nag-downshift, mararamdaman mo ang bigat ng puwersa na biglaang nawawala sa motor. Ito ang velocity. Pero kung equip ang motor mo ng slipper clutch, hindi mo na yan mararamdaman. Kaya sa presyong 162,000, masasabi kong solid ang motor na ito. At isa pa, ito ay Yamaha. Sa bidyong ito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang maaaring mangyari kapag walang slipper clutch ang inyong motor. Pag biglaan kayo nag-downshift, mawawalan kayo ng control sa manibela at bigla kayong matutumba. Ang masamang epekto niyan, pag natumba kayo, maaaring sumabog ang motor ninyo. Yan po ang walang slipper clutch na motor. So mga kajutsu, mag-ingat po kayo sa inyong mga motor na walang slipper clutch. Sa dami ng sinabi ko, siguro naman naintindihan mo na. Huwag mo naman kalimutan mag-subscribe.